Nag-isa rin ng iba pang kandidato si Rojas. Ang debate ilang beses na punta sa sinasabing kapalpakan ni Rojas nung nasa gabinete pa siya. Nasa gitna ng aksyon si Trish Roque. Tila napagkaisahan si Liberal Party standard bearer Mar Rojas ay kalawang bahagi ng Pilipinas Debates 2016. Makailang ulit tinanong at ibinalik kay Rojas ang issue tungkol sa kapalpakan umano nito nung bagyong Yolanda. 90 billion ang narilis na natulong para sa Yolanda rehabilitation. Diyan sa 90 billion na yan, 4 na billion ang dumaan sa DILG. Yang 4 na billion na yan ay dinownload to the last centimo to provinces, cities, municipalities, and barangays para ayusin nila ang kanilang mga munisipyo, ang kanilang mga evacuation center, civic center, multipurpose halls, ang kanilang mga palengke. 4 na bilyong piso yan ang dumaan sa DILG. As of now, mahigit 93% na ang completed dyan sa mga projects na yan. Ilang ulit ding binanata ng mga kandidato si Rojas dahil sa pagiging mahina raw nito sa pagsugpo niya sa krimen noong nasa DILG pa siya. Secretary Rojas, wala naman itong nalalaman sa local government. Hindi niya sinabot yung sinasabi ni Mayor Duterte. Sinasabi niya, hindi, nandun kami, mga polis. Mr. Rojas, ang pulis po sa amin sa local government, supervision lamang. Wala po kaming control. This administration allowed Shabu to be cooked inside the national penitentiary. Is that your performance? Kaya nahuli nga eh, di ba? Ikaw yung chief of police, pinaka-chief DILG, it's under you. Philippine National Police. Di ba na? Na it's finished time. Wala. Alam mo, wala kang ginawa. Ang hirap sa'yo, Digong, ay hindi mo sinasabi ang totoo. Ang totoo ay nahuli nga eh. Di ba nahuli? Kaya ginawa natin, nahuli yan. Kung pinabayaan namin yan, edi yun ang masasabi mo. Pero nahuli yan eh. Naaresto, tinigil. At patuloy ang ating laban sa droga. Hindi yan pagiging pretentious. Nangyari yan. Nasa dyaryo yan, totoong nahuli yung mga gumagawa ng droga sa loob ng prisuhan. Tinanong din ni Senadora Grace Poe si Rojas tungkol sa Mama Sapano encounter. Kayo po ang inatasan noon bilang DILG na mamahala noon sa Yolanda at pagkatapos naman noon ay dun sa Zamboanga siege. At hindi lamang yon, bago noon kayo po ay DOTC kung saan nagdesisyon na palitan na ang maintenance provider, alisin ang Sumitomo at gawin ang APT Global o kung ano pa man yan. Sa lahat ng mga nangyari, may mga kakulangan. Tanong ko lang po, Secretary, hindi kaya yan ang dahilan kung bakit hindi kayo pinagkatiwalaan ng Pangulo na malaman ang operasyon ng Mama Sapano at mas pinili pa niya pagkatiwalaan ang isang suspendidong officer katulad Senator ni General po. Alan Purisima. Akala niya, alam ko, at ni-report sa akin ni Purisima. Excuse me. At ni-report at ginawa ni Purisima ang kanyang utos. Kayo mismo ang chairman ng hearing. Hindi nyo mababali ang nangyari doon. Aktwal, sinabi ni Purisima, sinabi ni Napeña, sa hearing po ninyo, sinabi nila na inutusan siya na saka mo na sabihan yung dalawa. Nag-isa man ng husto sa debate, tingin ni Rojas, panalo pa rin daw siya. I think that nakita naman ninyo eh. Kahit ano pa ang mga survey, ang nangunguna dito ay si Mar Rojas. Si Mar Rojas na pagtulungan eh. Di ba? Kaya sa akin sila lahat takot. Para sa akin naman, okay lang yan. Nakita ng mga kababayan natin, nasasagot natin ng lahat, may laman at may katotohanan. Hindi yung pabola-bola or patutsada lang. Hindi naman naniniwala si Rojas na pinagtulungan ng mga kandidato si Vice President Jejo Marbinay dahil sa pagdadala nito ng notes o mga dokumento sa debate kahit ipinagbabawal ng COMELEC. Well, palagay ko ang ating mga kababayan na mismo makakapagsabi. No? Nakikita nila, eto ang patakaran. Pero apparently kay Vice President Binay, feeling niya special siya. 'Di ba? Nagsabi na malinaw, no notes, no papers. Iginit din niya na dapat masunod ang mga patakaran kaya hindi siya pumayag sa gusto ni Binay. Mula Cebu, umaaksyon, Trish Roque, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.